Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang insyaallah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito yung tatalakayin natin ito ay patungkol sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung binigyan niya ng definition yung taong matalino at kabaliktaran ng taong matalino. Yung taong pabaya o yung taong makitid ang utak, ika nga. So ang simula ng hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kais, no? Ang word na kais, ito yung taong matalino. Sino siya? Pinaliwanag niya. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Man dana nafsahu, ibig sabihin siya na lagi niyang sinusuri ang kanyang sarili. No, lagi niyang nililista yung kanyang mga gawa. Kumbaga, nililitis niya ang kanyang mga gawa. Mabuti ba o masama? Ito yung taong matalino. Bago siya matulog, ano ba yung ginawa niya ngayong araw? Nakapagsala ba siya ng 5 beses sa isang araw? Kasi bilang isang Muslim, no, obligado sa atin magdasal ng 5 beses sa isang araw. Wajib ito. Maraming tao na ang araw pumunta ng Makkah para isagawa yung Hajj pero hindi nagsasala. Wala. Sa mga kapatid nating, sa mga kababayan nating hindi Muslim, ang isang Muslim, para sa inyong kaalaman, obligado siyang magdasal ng 5 beses isang araw. No? Hindi ito, ano, magsasala lamang siya kung kailan niya gusto, hindi. Ang isang Muslim, dapat nagsasala ng 5 beses isang araw. Obligasyon yan. Hindi ka matatawag na Muslim hanggat hindi mo sinusunod ang mga kautosan ni Allah. Kaya nga, yung kapag tayo nagdadawa sa mga hindi Muslim, lagi nating binabanggit, ang Islam ay al-istislam. Ito yung pagsuko kay Allah. Di ba kapag, may tao nakakulong, yung tao nakakulong, kapag inutusan siya, lahat ng inutos sa kanya is ginagawa niya. Sapagkat sumusunod siya sa loob ng kulungan, kung ano yung kalakaran sa loob ng, sa batas ng kulungan, sinusunod niya. Labas kayo, maglinis kayo, magtanim kayo, sinusunod nila. So sumusuko sila. Sa Islam, ganyan din. Hindi ka matatawag ng Muslim hanggat hindi ka sumunod, sumuko, at tumalima ng ganap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung Muslim. At ang taong matalino, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na lagi niyang nililitis ang kanyang sarili. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hindi lamang doon natatapos. Yung lagi niyang tinitimbang ang kanyang gawa bago matulog, mabuti man o masama. Saan yung mas nauna niyang ginawa? O mas marami niyang ginawa? Naging pabaya ba siya ngayong araw o hindi? Pangalawa, yung lagi niyang tinitimbang, nakasakit ba siya ng kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, nagawa niya ba yung obligasyon niya bilang isang Muslim? Ito yung taong matalino. At hindi lamang dito nagtatapos. Pagkaraan, ipinaliwanag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga katangian ng taong matalino, siya na lagi niyang sinusuri ang kanyang sarili, may kasunod. Pagkatapos niyang suriin ang kanyang sarili dito sa mundo, kaya nga sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbangin ninyo ang inyong mga gawa, mabuti man o masama. Timbangin ninyo bago pa kayo litisin sa kabilang buhay. Dito pa lang sa mundo, dapat sa atin, linilitis na natin ang ating mga sarili, ang ating mga gawa. Sa loob ng nagdaang taon na lumipas sa atin, naging mabuting Muslim ba tayo? Naging mabuting anak ba tayo? Naging mabuting asawa ba tayo? Naging mabuting ama ba tayo? Naging mabuting lingkod ba tayo ni Allah? O naging masama? Kapag ikaw ay humihinga pa, pagkakataon yan, binibigyan ka ng pagkakataon ni Allah upang magbalik loob sa Kanya. Tandaan natin, sinasabi sa banal na Quran, Ya ayuhalladina amanu, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga sumasampalataya, ku anfusakum ahlikum nara. Ang una natin iligtas sa impyerno, ang sarili natin, pagkatapos ang ating pamilya. Kaya dito sa mundo mga kapatid, kahit gano'ng kalaking nagawa nating kasalanan, naging mapagmalabis tayo, nalunod sa paggawa ng kasalanan, pagsuway, naging pabaya, naging mapagmalabis, ang sabi ni Allah sa iyo, Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. O sabihin mo Muhammad, aking mga alipin na naging mapagmalabis, naging pabaya sa kanilang mga sarili. Ano? Naging pabaya sa kanilang mga sarili. Kasi tayo minsan, alam natin yung tama,
Alam natin yung mali, pero nagiging pasaway tayo. Hindi natin ginagawa yung kautosan, nagiging pabaya, at yung mali naman, alam natin haram, pero minsan nagagawa natin. Ano yung sabi sa atin ni Allah? O mga, o Muhammad, sabihin mo sa kanila, sa aking mga alipin, na naging mapagmalabis sa kanilang mga sarili. La taqnatu min rahmatillah. Huwag kayo anya mawalan ng pag-asa sa awa ni Allah. Innahu yaghfiru dhunuba jami'an. Subhanallah. Katotohanan, pinapatawad ni Allah ang lahat ng uri ng kasalanan. Si Allah ang mapagpatawad at mahabagin. Kaya dito pa lamang sa mundo mga alipin ni Allah, suriin natin ang ating mga sarili. Litisin natin ang ating mga sarili bago pa tayo litisin ni Allah sa kabilang buhay. Ito yung una. Ang sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, timbangin niyo ang inyong mga gawa, mabuti man o masama, bago pa kayo litisin sa kabilang buhay. Dito pa lamang sa mundo, dapat alam na natin, nang sa ganun, hindi tayo maging pabaya. Pangalawang katangian ng taong matalino, at ito yung tao, ito yung nasa tamang pag-iisip, al-kaysu man da'a nafsahu wa amila lima ba'dal maut. At pinaghahandaan niya ang buhay pagkaraan ng kamatayan. Ang hadith na ito mga kapatid ay dakila na dapat natin sa ulo. Ang baon natin palagi ay para sa kabilang buhay. Hindi lamang yung puro pagpapayaman, hindi lamang puro trabaho, hindi lamang puro asawa, no, hindi lamang puro anak, hindi lamang puro sasakyan, puro dunya, puro mundo. Hindi. Ang dapat na ang taong matalino siya na nagbabaon para sa kanyang libingan, para sa kabilang buhay. Ito yung taong matalino. Watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Ang sabi ni Allah, magbaon kayo sapagkat ang pinakamainam na baon, siya yung takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, tandaan natin ito palagi. Wallahi al-azim. Kapag isa sa inyo, tatanungin ang isa sa atin, papatirin ka sa isang malaking bahay dito sa Saudi Arabia. Nakakita tayo ito ng malaking bahay, di ba? Magagarang bahay. Papatirahin ka dyan ng libre. No? Bawat isa sa atin, papatirahin ka ng libre, libreng kuryente, libreng tubig, libreng sasakyan, libreng pagkain. Lahat ng masasarap na pagkain is libre. Pero may isang kondisyon. Ano yung kondisyon na ito? Ang kondisyon na ito, kukunin ito kahit anong oras sa iyo. Papayag ka ba? Bro, ikaw, papayag ka? Bakit? Ba't di ka papayag? Ha? Bakit di ka papayag? Papatirahin ka ng libre sa malaking bahay. Libreng kuryente, libreng pagkain, libre lahat. Sasakyan, libre. Magagarang sasakyan, Ferrari, alimbawa, Lamborghini, lahat ng magagarang sasakyan, BMW, Mercedes-Benz, libre. Pero may isang kondisyon lang. Kahit anong oras, pwedeng kunin sa'yo, bawiin sa'yo. Papayag ka? Hindi, ikaw bro. Payag ka ron? Ba't di kayo papayag? Bro Adel. Ba't di kayo papayag? Tanong. Sinong... Ha? Payag ka? Bakit di papayag una? Kasi halimbawa, nagpapakasarap ka, tapos tulog ka halimbawa, tapos kukunin ka agad sa'yo bigla, di ba? Kasi kahit anong oras, ito yung kondisyon. Kukunin sa'yo biglaan. Yan ang buhay natin, mga kapatid. Ito yung realidad. Ito yung realidad. Ang buhay natin, pinahiram lamang sa atin ito ni Allah. Kaya niyang kunin anumang oras. Halimbawa, isa sa atin, nag-drive. Masya Allah. Si Brother Adel, maingat magmaneho. O si Brother Isa, nag-iingat talaga. Pero yung katabi natin, balos-habos magmaneho. No? Kumbaga, walang takot. O di kaya, maingat din yung sarap natin mag-drive. Parehas tayo maingat mag-drive. Kanya lang yung isa nakatulog, nabangga tayo. O di kaya nasira yung gulong, tumalsik sa atin. Yung natamaan yung disgrasya, nasaktan yung nag-drive, nawala sa control. Yung nakasakay lahat, damay. O di kaya naman, lahat tayo natutulog, tapos yung isa sa atin, hindi na nagising ng fajar, ng umaga. Ito yung realidad, mga kapatid. Ang buhay natin is hiram lamang. Kaya, ang taong matalino, siya na laging sinusuri ang kanyang sarili at pinaghahandaan niya ang buhay para sa kabilang buhay. Ito yung taong matalino. At ang taong pabaya, ito na. Sino yung taong pabaya?
Ang sabi sa hadith, man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Yung taong makitid ang pag-utak, siya na laging sinusunod ang kanyang magustuhan. Ayun. Wala siyang pakialam sa kanyang ano, ginagawa. Okay lang yan, gawin ko na yan. Hindi niya pinag-iisipan, mabuti ba o masama? Halal o haram? Nakakasakit ba siya ng kapwa o hindi? Yung mga sinasabi niya, salita lang ng salita. Hindi niya iniisip kung nakakasakit ba ng damdamin ng kanyang kapatid, ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa, ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga kapitbahay, kaibigan. Wala siyang pakialam sa kanyang mga sinasabi at sa lahat ng kanyang ginagawa. Lahat ng magustuhan niya, ginagawa niya kaagad. Ito yung taong makitid ang pag-utak. Ang sabi sa banal na Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sino man anya ang matakot kay Allah, wa amma man khafa maqama rabbihi, matakot kay Allah at isinagawa niya ang mga kautusan ni Allah, ang obligasyon niya bilang isang Muslim, at kinalaban niya ang kanyang sarili. Kasi tayo mga kapatid, lahat tayo mayroon kagustuhan. Tayo, ang tao, malayang gumawa ng mabuti at masama. Liman siya amin kum anyastaqim, ang sabi ni Allah. Sa sino mang sa inyo ang gustong maging matuwid. Ibig sabihin, may matuwid at mayroong hindi matuwid. Nasa sa atin yun, kung gusto natin maging mabuti o gusto natin maging masama. Yan ang nakalagay sa banal na Quran, tayo ay may kalayaan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya na natakot kay Allah. Isinagawa ang kanyang mga obligasyon. وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَى. At pagkatapos, pinigilan niya ang kanyang mga kagustuhan. Ang kagustuhan na tinutukoy rito, yung mga masasama. Ang mga masamang bagay. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Para sa kanya, ang buhay na walang hanggan, ang paraiso ni Allah. Tandaan natin mga kapatid, tayo, lagi tayong nahuhumaling sa haram na bagay. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil janna al makari. Ang paraiso ni Allah, ang napapaligiran ito ng mga bagay na pagsubok, mga pagsubok. Kaya bago ka makapasok sa paraiso, kailangan subukan ka muna ni Allah. Magsala ka 5 beses sa isang araw, kahit malamig ang panahon, kailangan mong magsala. Kahit mainit ang panahon, kailangan mong magfasting. Kahit mahal mo yung kayamanan mo, pero kailangan mong bigay ng zaka, ng sadaka, tulong sa mga mahihirap. Kailangan pumunta ng hajj, gumastos, ng kayamanan, kasi yan ang obligasyon natin. At pagkatapos naman, may mga bagay na haram na pinipigilan natin. Kaya mong gumawa ng haram kasi may malakas ang pangatawan mo. Kaya mong kumuha ng babae, magsugal, uminom ng alak, pero pinipigilan mo. Tandaan ng kabutihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tawfiq sa'yo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo mga kapatid, ang tao may kalayaan. Ang jin, yung mga demonyo, wala silang ibang ginagawa kundi magbulong ng kasamaan, puro kasamaan. At yung mga anghel, no, sa mga hindi Muslim, kami po ay naniniwala sa mga anghel, ang mga anghel, sila ay nautusan lamang ni Allah at hindi sila sumusuway. La ya'suna Allah ma amarahum. Kung anong ipinag-utos sa kanila ni Allah, ginagawa lamang nila. Yung anghel, may mga anghel na nakasujud, nakapagpatira pa, may anghel na naatasan sa pag-ulan, pag-init ng panahon, pagtubo ng mga pananim. Ano yung pangalan ng anghel na ito? Bro, isa? Yung anghel sa kalikasan. Si Israfil o si Jibril? Ha? Si Israfil? Mikael. Masyadong si Mikael. Ha? Ano sa bro Jamil? Mikael. Si Mikael. Barakalafik. Sa'yo si Mikael siya. Siya yung naatasan sa kalikasan. Sa yung anghel ng kamatayan, ano pangalan? Ha? Kamatayan. Malakul Maut. Si sa impyerno. O, si Malik. Yung naatasan sa pag-iip ng trumpeta, kasi sa mga hindi Muslim, balang araw, iihipan yung trumpeta, tapos lahat, yung unang pag-iihip, mamatay lahat ng tao. Lahat ng makakarinig. Mamatay. Kukunin ni Malakul Maut. So, ibang topic to, ito yung topic sa kabilang buhay. So, sino yung anghel naman na natasan sa pagbaba ng revelasyon? Jibril. Si anghel, Jibril. O kung sa Bible siya, si anghel, Gabriel. Yung taong makitid ng pag-utak, yung pabaya na tao, sino siya? Yung laging sinusunod ng kanyang kagustuhan. Walang pakialam, halal o haram ang kanyang ginagawa.
ang kanyang kinakain, halal ba o haram, madumi ba o malinis, ang kanyang mga sinasabi, mabuti ba o masama, wala siyang pakialam. Ang kanyang pinapanood, wala pakialam. Nakikinig kung ano-ano. Ay yung kung ano ang magustuhan ng kanyang sarili, ginagawa niya na lamang. Ito yung taong makitid ang pag-utap. Ang taong matalino, lagi nag-iisip, mabuti ba ang kanyang gagawin o masama? Inutos ba ito ni Allah o hindi? Kinalulugdan ba, kinaibigan ba ni Allah o hindi? Ito yung taong matalino. At yung karugtong ng taong makitid ang pag-utap, watamanna ala Allahil amani, ito. Nangangarap siyang makapasok sa paraiso, gusto niyang patawarin siya ni Allah, pero hindi gumagawa ng paraan para siya ipatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo yun? Sabi niya, si Allah mapagpatawad naman eh. Pero tuloy sa paggawa ng haram. No, si Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin niya yung panalangin ko. Si Allah subhanahu wa ta'ala, mahabagin, maawain siya. Pero hindi naman nagbabalik loob. Hindi naman nagdadasal. Hindi naman gumagawa ng mabuti. Puro salita. Wala sa gawa. Ang iman, no, sa mga hindi Muslim, ang paniniwala kay Allah, ito ay tatlo, tandaan niyo. Napapaloob, hindi ito ang tatlo. Una sa puso, tasdiqun bil kalb. Kailangan paniwalaan ng puso. Kung ano yung mga kautusan ni Allah, sa Quran at sa Sunnah, dapat nasa puso natin. Pangalawa, baabanggitin mo, sasambitin mo. Pangatlo, kailangan isa buhay. So kulang yung pagsabi na Muslim ako, pero hindi naman ginagawa. Tandaan natin, si Iblis. Kilala niyo si Iblis? Ang demonyong isinumpa, si Satanas. Sabi sa banal na Quran, umaamin siya. Sabi niya, Qala Rabbi, anzirni ila yawmi yub'athun. O Allah! No, tingnan niyo. Ano yung sabi niya? O Allah, o aking Panginoon. So si Iblis naniniwala kay Allah. Oo, alam ni Iblis na yung lumika sa kanya si Allah. Alam ni Satanas na yung lumika sa kanya si Allah. Sabi niya, Ana khayru min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. O Allah, mas mainam ako kay Adam o kay Adan. Sapagkat nilikha mo ako, umamin siya. Nilikha mo ako mula saan? Sa apoy. At siya ay nilikha mo mula saan? Sa lupa. So andito yung pag-amin. Ngunit, bakit sa impyerno si Iblis? Yan ang tanong. Diba? Bakit itinaboy siya ni Allah sa impyerno? Sapagkat siya ay sumuway sa pagsunod kay Allah na sumunod kay Adam. Magpatira pa kay Adam. Ganyan ang isang Muslim. Kapag puro salita lamang, wala sa gawa, makakapasok pa rin siya ng impyerno. Hindi naman nagsasala. Muslim ako, pero hindi nagsasala. Walang saysay yan. Tandaan natin. Kaya nga yung mga Kristiyano na pinanganak, kahit hindi nila sabihing Muslim sila, pero naniwala sila kay Allah. Wala nagpasyahada sa kanila. Wala nagsabi ng, sabihin mo, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadin Rasulullah. Alatul, nung malaman niya yung katotohanan, nagsalaka agad siya. Wala nagpasyahada sa kanya. Naniwala siya ang Diyos si Allah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang huling sugo, kahit Amerikano siya, Australiano, Inchik, Hapon, kahit Bisaya siya, Ilonggo siya, kapag naniwala siya kay Allah, Muslim siya. Sa paraiso siya makakapasok kaysa sa mga Arabo o sa mga taga Mindanao na hindi naman sinasabuhay ang Islam. Nakuha natin? Sapagkat yung Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iman, yung paniniwala, ito yung paniniwala sa puso, pagsabi sa dila, pagbigas sa dila, at pagsasagawa ng ating katawan. So, isummarize natin yung hadith. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang taong matalino, siya na lagi niyang sinusuri ang kanyang sarili. At pinaghahandaan niya ang buhay sa pagkaraan ng kamatayan. Ibig sabihin, gumagawa ng mabuting gawa. At ang taong pabaya, yung makitid ng pag-uutak, siya na sinusunod niya ang kanyang sarili. Walang pakialam, mabuti man o masama ang kanyang ginagawa. Lahat ng kanyang sinasabi niya na lamang, hindi na pinag-iisipan. At umaasa siya kay Allah na papatawarin siya, umaasa siya na makapasok sa paraiso, ngunit hindi naman gumagawa ng paraan para siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabi na Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May tanong ba? O yung tanong nyo, basketball na? Walang tanong, Bro Adil? Wala yung tanong. Ano yun? Masyadah. May tanong doon si Ustad Abdurrahim. Wala. Wala yung video.
Ano yung tanong, Abdurrahim? Mandala nafsahu wa amila lima ba'dal maut, oh? Anong ibig sabihin? Paano niya gagawin yung sasarili niya? So, ibig sabihin, doon sa kalib na yon, kasi kung may mga tao, ang ginagawa nila, ano? Halimbawa, after mag-isya, magkukulan sila, tapos magsasabihan sila ang nagawa ko ngayong araw, buti pa ako sama. So, paano mong sabihin nila kaya nila ginagawa yun? Ah. Babalikan sa ano? Hindi matlub ng hindi yan yung utos ng Islam. Okay. Sa mga viewers natin dito, yung tanong ng kapatid natin na si Abdurrahim, ulitin lang natin, no? Halimbawa daw tuwing gabi, ngayon. Tapos tayo na pagkatapos natin idaos ang Salatul Isha, magkukumpulan, uupo tayo, tapos bawat isa tatanungin natin ating sarili, ano yung nagawa mo ngayong araw? Pwede ba ito sa Islam? Una, hindi ito babalik ito sa isang komunidad kung may kabutihan ba o kasamaan sa bagay na ito. Titingnan palagi ng amir, ng pinuno, kung ito ba ay mabuti o masama. Ngunit ang Sharia, hindi tayo pinag-utusan ng ganitong bagay. Pinag-utusan tayo nafsahu, kanyang sarili. No, sarili mo. Tanungin mo muna ang sarili mo bago ka matulog. Ano ba yung ginawa mo ngayong araw? Pero yung ganung bagay, kasi minsan kapag ganung bagay, may mga bagay na hindi dapat sabihin sa iba. Alam niyo po yun? Sa mga hindi Muslim, yung pagsabi ng kasalanan sa kapwa, ito ay mahigpit na ipinagbabawal. No? Para sa kalaman niyo po. Sa Islam, no? Islamically, bawal magsabi ng kasalanan sa kapwa. Tapos ipagmamalaki pa. Ah, yan si ano? Naging girlfriend ko dati. Ano? Ah, dati, ang dami kong nainom na alak. Yung pinagmamalaki pa. Nakapagsugal ako dati, nakapatay ako dati, bro. Mga ganong bagay, pinagmamalaki kasalanan, bawal yan. Pinagtakpan ka ni Allah, pagtakpan mo sarili mo. Ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, Kullu ummati mu'afa. Ang lahat ng aking tagasunod, papatawarin ni Allah ang kanilang kasalanan. Illal mujahirin. Maliban sa mga taong gumagawa ng hayag na kasalanan. Yung lantarang kasalanan. Halimbawa, hindi nahihiya sa pag-inom ng alak, hindi nahihiya sa paggawa ng adultery, yung babae, nung kung ano-ano ginawa niya, palipat-lipat ng babae, walang pakialam. Yung pagsisinungaling, lantaran ang ginagawa niya kasalanan. Pag nanakaw, walang pakialam. Hindi papatawarin ni Allah yung mga ganong tao. At kasama rito, yung taong gumawa ng kasalanan, sabi sa hadith, gumawa ng kasalanan sa gabi, tapos wala nakakita sa kanya. Halimbawa, nanood siya ng haram, siya lang mag-isa. O di kaya nakagawa ng haram, kasama yung kasintahan niya. Tapos nagtawbo, umiyak siya. No, nagbalik loob kay Allah. Kaya nakainom ng alak. Wala nakakita. Kapag nagbalik loob siya kay Allah, tatanggapin ni Allah ang kanyang pagbabalik loob. Pero kapag pinagmamalaki niya sa mga tao, ah, nakagawa ang kasalanan kagabi. Ganito yung ginawa ko. Proud siya sa mga haram na ginawa niya. Hindi papatawar ni Allah yung mga ganun tao. Haram po yung ganun. Kaya yung ganun katanungan, kung mabuti ba yung ganun bagay, titignan palagi ng amir. Titignan niya kung meron bang tawag rito, kabutihan yung ganung pagkukulong o wala. Pero sa tatay, kapag anak niya, syempre mga bata pa, walang problema, ano ginawa mo? Nagsala ka ba? O hindi ka nagsala? Tatay siya eh, dapat yung tanungin yung anak niya, di ba? Pero kung malalaki na, o kaya magkakaibigan lamang, may mga bagay kasi na hindi kailangan sabihin sa iba. Particular yung mga haram na bagay. O kaya yung pagiging pabaya. Minsan, hindi nakapagsala, bakit siya sabihin sa iba na hindi nagsala, di ba? Magsala ka, bayaran mo yung sala mo. So, ayun lamang, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.